Mga Lods, pag-usapan po natin ngayong araw nito ang napakainit na issue regarding po dito sa legality ng transfer of funds ng PhilRet, no, upang magamit ito ng ating gobyerno para sa anilang iba pong mga proyekto ng ating bansa. Ito naman ay alinsunod sa pagkautusan ng Kongreso kay Finance Secretary Ralph Recto, alinsunod sa batas ng Republic Act Number 11975, o ito yung General Appropriation Act of 2024. Na ayon dito ay pwede nitong kolektahin, no, ang mga natutulog sobra-sobra at hindi nagagamit na pondo ng PhilHealth. Ito rin po alinsunod sa mga nakalap na legal na opinion mula sa Governance Commission of GOCCs o ng GCG at ng Office of Government Corporate Counsel o ng OGCC at ng Commission on Audit o ng COA. Bukod pa rito, nilinaw din, no, at dumaan din nilinaw din ng ating mahal na Secretary Ralph Recto na dumaan ito sa pagripaso ng Department of Finance para malaman kung maatulong nga ba ito sa paglakaw ng ating ekonomiya base sa pag-aaral. Hindi lamang ito legal, ito ay makakatulong pa sa paglakaw ng ekonomiya at magbibigay ng libu-libong trabaho para sa ating mamamayang Pilipino. Nilinaw din ni Secretary Recto na hindi galawin ang contribution ng mga membro ng PhilHealth sapagkat ang pondo ay mula sa sobra at hindi nagagamit ng mga subsidiya ng pamahalaan. So, ni isang kusing daw ay walang makakaltas sa mga benepisyong matatanggap ng mga membro ng PhilHealth. Sa atunayan, ang PhilHealth ay may sapat na pondo na umaabot sa mahigit na 500 billion pesos na labis-labis at kasyang-kasya sa mga bayarin para sa multi-year claims at upang madagdagan ang benefits packages nito. Kaya ayan mga Lods, no, dapat naintindihan po natin kung bakit nga ba kailangan makuha o bawiin ng gobyerno ang mga natutug na funds mula sa ating mga GOCCs, no? Kasi ito naman ay magagamit natin sa iba pang kaparaanan, especially sa mga proyekto ng ating gobyerno para sa ating bansa, especially ito ng yung mga project na nababantilawan, itong subway trains at iba pong mga proyekto. Nandyan din po yung PNR, mga ganyang klaseng proyekto, mailalagay ang pondong babawiin ng ating pamahalaan mula sa PhilHealth. Kaya dapat po, maging malinaw po sa ating lahat, hindi po ito labag sa batas dahil ito ay naaayon sa Republic Act Number 11975 o ng General Appropriation Act of 2024. Ganyan po, mga idol, no? So dapat po nating intindihin, no? At wag po tayo masyadong maging negative agad sa mga ginagawa ng ating pamahalaan. Siguro pwede naman i-raise itong issue na to, pero dapat pa rin natin na maintindihan kung bakit ito ginagawa ng ating pamahalaan. Upang nang sa gayon ay hindi naman nagiging natulog o naging stagnant na yung mga pondo na yan na hindi ginagalaw. Hindi rin naman natin malaman kung bakit hindi ito nagagamit ng ating mga ahensya ng pamahalaan. Ganyan naman po mga Lods. Sige, isang mga maliit o na-explanation po yan upang maintindihan po natin ang buod ng mga issue regarding sa legality ng fund transfer ng PhilHealth sa ating gobyerno. Babu, maraming pong salamat. Prince AJ po, subscribe po ay sa akin at Prince AJ sa aking FB at AJ13 Vlog sa aking YouTube channel. Bye-bye. Salamat.